Ang kabuluhan ng serbisyo sa Santuwaryo, October 8. Sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang maghandog ng mga kaloob at ng mga alay, kaya't kailangan din naman siya magkaroon ng kanyang ihahandog. Hebreo Kabanata 8, Talata 3. Matapos siyang umakyat, ang ating tagapagligtas ay magsisimula ng kanyang gawain bilang ating punong saserdote. Wika ni Pablo, hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Hebreo Kabanata 9, Talata 24. Kung paano ang pangangasiwa ni Kristo ay mayroong dalawang dakilang bahagi, na bawat isa ay mayroong nakatakdang panahon at mayroong angkop na lugar sa santuwaryo sa langit, ganoon din naman ang aninong pangasiwa ay may dalawang uri, ang pang-araw-araw at pang-taon ng paglilingkod, at sa bawat isa ay may nakatalagang isang silid ng tabernakulo. Kung paanong si Kristo sa kanyang pag-akyat ay humarap sa presensya ng Diyos upang ipakiusap ang kanyang dugo para sa nagsisising mananampalataya, ganoon din naman ang saserdote sa araw-araw na paglilingkod na iwiniwisik ang dugo ng hain sa banal na dako para sa makasalanan. Ang dugo ni Kristo, samantalang iyon ay nagpapalaya sa nagsisising makasalanan mula sa sumpa ng kautusan, ay hindi nagpapawala sa kasalanan. Iyon ay nananatiling nakatala sa santuwaryo hanggang sa wakas ng pagtubos. Ganoon din naman sa anino ang dugo ng handog ukos sa kasalanan ay nag-aalis ng kasalanan mula sa nagsisisi, subalit iyon ay nananatili sa santuwaryo hanggang sa araw ng pagtubos. Sa dakilang araw ng huling ganti, kung kailan ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Apokalipsis Kabanata 20, Talata 12. At sa pamamagitan ng dugong pantubos ni Kristo, ang mga kasalanan ng lahat ng tunay na nagsisisi ay papawiin mula sa mga aklat ng langit. Sa ganoong paraan, ang santuwaryo ay napalalaya o nalilinis mula sa talaan ng mga kasalanan. Sa anino, ang dakilang gawain ito ng pagtubos o pagpawi ng mga kasalanan ay kinakatawanan ng paglilingkod sa araw ng pagtubos, ang paglilinis ng santuwaryo sa lupa na naisa sa katuparan sa pamamagitan ng pag-aalis sa pamamagitan ng dugo ng handog ukos sa kasalanan sa mga kasalanang nakarumi roon. Kung paanong sa wakas ng pagtubos, ang mga kasalanan ng mga tunay na nagsisisi ay inaalis mula sa mga talaan sa langit na hindi na kailanman maaalaala o maiisa-isip, ganoon din naman sa anino na mga iyon ay dadalhin palayo tungo sa ilang, nawalay ng pangwalang hanggan mula sa kapisanan. Sapagkat si Satanas ang pinagmulan ng kasalanan, ang tuwirang tagapag-udyok ng lahat ng mga kasalanang naging sanhi ng pagkamatay ng anak ng Diyos, ang katarungan ay naguutos na si Satanas ay magdudusa sa huling pagpaparusa.